budgets na what if papunta kayo sa sitwasyon na walang ibang pwedeng gawin kundi ang magpusa. Basagan na ang katahimikan! At sasampulan tayo din ni Roy and Lala sa ating Mars Sharing Group! Ganito lang ang gagawin natin. Meron silang inihandang forbidden questions para sa isa't isa na ngayon lang nila itatanong. Pero bago yan, eto muna, Lala and Daddy Roy, repeat after me. Hindi ako matatakot magtanong. Hindi ako matatakot sumagot. Hindi rin kakabahang magsumbong. Basta't siguradong ang reply ko. Ay hindi charot. So, Lala, ikaw muna, Lala. May na-experience ba kayo ni Mama sa relationship niyo na nagkaroon ka ng leading lady na parang pinagselosan niya? Ah! Alam ko si Mama medyo, hindi naman selosang wife si Mama, pero... Believe ako dyan eh. Hindi mo makikita mo din siya si Mama, di ba? Hindi. Pero sinusumbong niya na sa akin. Oo, sinusumbong niya sa'yo. Pero nakikita ko naman ang babae kasi minsan tinitira mo ganyan, Bill, di ba? Pero kala mo din siya serious, pero alam ko ang serious siya. Okay, so meron ba, Daddy Roy? Kahit initials lang. DG siguro, DG. Ano itong masyado natin na to, Mars? Feeling ko si ano... Arm. Jokot! Dindi Gallardo? Kasi masyadong intimate kasi yung scene. Oh my God! That's it! Siya yung nag-direct. Oo! Sabi ko, ikaw nang bahala. Sabi ko, oo, napaka-totoo. Pero hindi. Talagang directing talaga yun. Okay, Tito Roy, it's your turn to ask Lala. Lala, kasi maraming nagtatanong sa akin, anak, kung kailan mo pangigilan yung boyfriend mo, may boyfriend ba si Lala, o kung ano man, no? Medyo sumasakit ng tenga ko, sabi ko, anak, sa palagay mo kaya, anak, yung walang halong lukwanto. Dahil alam ko kasi yung sabi mo sa akin after college, kasi gusto mo lang, marinig ko yun, parang masaya ko. Kailan mo ba talaga gusto magka-boyfriend sa edad mo ngayon? Walang charot. Witness kayo. Witness. Alam niyo, Miss Kia, tsaka Miss Camilla, may mga, syempre hindi maiiwasang mga tao pumasok sa buhay natin. Or magpakita ng kanilang interes. Oo. Or pagkagusto. Yes, hindi yun maiiwasan. Dahil ayoko din nang makakabangga ako ng isang tao, makasakit ako ng feelings nila. Yung time na magkaka-boyfriend, for sure naman, I will make sure na responsible na ako nun. It doesn't matter how old I am nung time na yon. Pero I'll make sure that I'm responsible enough to be in a relationship. Yun ang sinasabi ko kanina sa inyo, no? Tama ako. At least yung feeling ko, ganun nakikita ko sa kanya. Yes. Alam niya kung kailan siya pwede at saka yung hindi sapilitan lang na nakita niya attracted siya sa lalaki, okay na to, di ba? Hindi ganun eh. Yun ang feeling ko sa kanya. Thank you so much for that. Yes! Ay, gusto ko itong episode na to. Parang nagkaliwanagan sila, Mars. Oh, hindi ko alam yung tanong na yun. Oh, that's fun. Oh! Happy naman kami na dito pa kayo nagkaliwanagan, finally. Yes. Lala, meron ka pa bang gustong itanong? Since tatlo kami babae na anak mo, for mga bata pa rin si Jump tsaka si Birds, ano yung magiging reaction mo pag mag-uwi silang lalaki sa bahay at ipapakilala na maniligaw? Ayusin ko yung tatanggapin kong tama, pero sana naman mag-intindihan siya sa akin. Ikaw ba humihingi pa ng bawon sa tatay mo? Grabe naman. Tama! Sandali! Alam mo naman, 30 years old yung uwi. No. Grabe, for maliligaw pa lang yun agad. Diba? Grabe, Mars. Hindi talaga. Naramdaman ko kasi ito nung bata ako. Hindi pa yan. Happy-go-lucky, diba? Yung pangiligaw pang ngayon lang. Akala nila yung 16 years old, yun na yun. Yun ang feeling nyo, diba? 15 years old, yun na yung tibok. Hindi pa yan. You are in a very good hands, Lala. Papayagan ko naman eh, kung kaya na nila talaga
nasa usapang gulang na, na nasa tamang pagkakataon na panahon. Kayo, go ahead. Daddy Roy, kapag nagka-boyfriend na tong si Lala, bumalik kayo dito ha, tapos ikwento nyo kung anong naging ganap. Oh, okay sa kanya. Matagal pa lang pa yun. Oh, i-interviewin din natin siya. Ah, talaga? I don't know. I don't think. Hindi ba misal eh? Ganun kayo, di ba? Love team, love team. Ganun. I don't know. Hindi pa alam yan. Dito Roy, ikaw naman. May last question ka ba for Lala? Meron kang oras na sumamang lumbo sa amin na hindi mo sila sabi sa amin. Sa ngayon, wala namang sobrang galit. Wala talaga eh. Parang mga ano lang. Tampo-tampo lang. Konting tampo-tampo. Mga hindi nagsistay. Pero... Na pwede pabayaan. Oo, pwede pabayaan. Pero kasi kung sobrang galit naman, nilalabas ko siya. Nilalabas niya, oo. Ayoko siya yung plastic na relationship with him. Mm-hmm. Confrontational ka ba na tao, Lala? Yes. Mm-hmm. As ang bata po kasi dapat hinahayaan ng isang magulang magsalita. But also, kailangan din mamanage ng bata kung paano i-construct yung sasabihin niya ng maayos. Tama. Oh, as a parent, kailangan maging komportable sa iyo yung child mo kasi ang magiging resulta ay magtatago na lang sila nararamdaman kasi naipon na 'yon. Tapos sa iba nila sasabihin. Yes, at sa huli na mas sila. Mas gusto ko 'yung ganoon. Kaya kayo mga bata, magsalita kayong tama sa mga gulang nyo, tapatin nyo sila. Sasabihin nila sa inyo kung bakit at saka kung anong dahil. And at the end of the day, sila lang naman yung tatakbuhan mo at sila yung may magagawa sa problema mo. So, baka di na rin sila yung sabihan mo. Ang sarap naman that they're hearing these things from each other, no, Mars? And we're very glad to be a part of it, Tito Roy and Lala. Thank you so much. Thank you for sharing this relationship with us and for sharing it with our Mars and Pars out there. Pa sana naman ma-inspire din sila to share this same relationship with their children. Oo. Yung walang gap. Lalong-lalong na Mars kasi kapag ganyang edad na dalaga na si baby girl, medyo nagiging ilangan na si daddy sa baby girl eh. Yeah. Tama ka. Sana ganun din yung iba nga mga magulang or mga daddies sa kanilang mga baby girls na dalaga na. Very nice! Thank you for making our morning extra meaningful dahil sa inyong relationship. Thank you so much! Thank you! Hi mga kapuso! Like this video? We have more! Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel. Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network! Here's to 10 million pa more!